Magandang araw sa inyong lahat, mga giliw namin tagapakinig. Muli, narito na ang pagpapatuloy at ikalimang yugto ng liham kasaysayan na ipinadala ni Rosie dito sa ating dulaw. Love and Memories. Sobrang ligaya ang aking nadama nang tanggapin ko ang pag-ibig ni Maki. At habang naghahalikan kami, ay dumating ang mami. Kaya, pinaalis ko siya agad. Baka makita siya ni mami at pagalitan ako. Isang araw, sobrang saya ni mami at sinabi niya sa akin na hinahanap na daw siya ng daddy. Kaya, nag-exercise siya sa gym. At gustong-gusto ni Mami na magkita na sila ng daddy para mabuong muli ang aming pamilya. Minsan, pumunta si Maki sa bahay at... Ma'am Rosie, meron po akong sasabihin sa iyo. Pero sabi niya, hindi pwedeng sabihin sa Mami mo. Hinahanap ka niya. Ha? Sino ba siya? Tinanong mo ba kung anong pangalan niya, ate? Oo naman, para alam ko ang sasabihin ko sa iyo. At anong sinabi niya sa iyo, ate? Ma'am Rosie, totoo ba ang sinabi niya na siya raw ay iyong nobyo? Ano? Ganyan ang sinabi niya sa iyo, ate? Kaya nga, tinatanong ko sa iyo, Ma'am Rosie, kung nobyo mo siya, baka nagpapanggap lang para tawagin kita. Sabihin kung ano ang kailangan niya sa iyo. At babalik daw siya mamayang hapon. Ha? Ano? Naku, delikado. Siguradong nandito na si mami nun. Anong gagawin mo, Ma'am Rosie? Baka makita siya ng mami mo, pagalitan ka pa. Ang mabuti pa, ay gagawa ako ng sulat. At hintayin mo siya sa labas. Para hindi na siya makita ng mami. Pakiusap ate, ha? Huwag mong sasabihin kay mami na pumunta siya dito. Sige po, Ma'am Rosie. Gumawa ka ng sulat at ibibigay ko na lang sa kanya mamaya para hindi mahalata ng mami mo na meron ka na palang nobyo. I'm so blessed I have you, 'cause you gave the world to me. You're my inspiration, the perfect one in my life forever. You make my life. Pura, umalis na ba si Rosie? Nandun ba sa kwarto niya? Ay, nandun po sa kwarto niya, ma'am. Medyo masama raw ang pakiramdam. Juan kasi, may pupuntan ako. At kasama ko yung kaibigan ko. Kaya sabihin mo kay Rosie, na bukas na kami makipagkita sa daddy niya. Ay, opo, ma'am. Anong oras po ba ang uwi niyo, ma'am? Para alam ko ang iluluto ko na ulam ninyo. Huwag mo na akong ipagluto ng ulam. Kayo na lang ni Rosie ang kakain dito, ha? At kung aalis si Rosie, sabihin mo sa akin para malaman ko kung saan siya pumupunta. Opo, ma'am. Sasabihin ko po, mahirap din po yung hindi ninyo alam ang mga lakad niya. Baka mapahamak pa siya. Taba ka. At saka, baka kung sino-sino lang ang nanliligaw sa kanya. Hindi ako papayag na pag-interesan sa kanya ay ang mana niya. Upo, ma'am. Sa panahong ito, maraming lalaki ang mapagsamantala. Kaya kailangan na mag-ingat si Ma'am Rosie. Baka lukuin lang siya.
Bakit dito tayo pumunta? Pwede naman mag-usap tayo sa park. Ang gusto ko kasi, magkapag-usap tayo ng masinsinan. Dito, walang istorbo at makakakita sa atin. Pero Maki, natatakot ako. Baka mamaya kung anong gawin mo sa akin. Huwag kang matakot, Rosie. Hindi naman kita ang pamamayaan eh. Ha? Anong ibig mong sabihin? Meron kang masamang iniisip sa akin, di ba? Rosie, sana patunayan mo rin sa akin na mahal mo ako. At dapat lang na ipadama natin ang nararamdaman natin sa isa't isa. Ang init ng pagmamahalan natin. Pero Maki, hindi pa tayo kasal. Huwag mo muna natin gawin yan dahil hindi pa ako handa. Rosie, mahal kita. Ikaw ang una at huli mamaing mamahalin ko. Mahal na mahal din kita, Maki. Ikaw lang ang lalaking iibigin ko. Rosie. Maki. Umaga. Maki. Umaga. Umaga. Kuhin mo ako. Nakuha mo na ang gusto mo sa akin. At ipinagkalap mo na sa iyong sarili ko. Rosie, mas lalo kitang minahal. Tawarin mo ko. Hindi ko. Napigilan kasi niya. Nararamdaman na naman ko eh. Pero huwag kang mag-alala. Hindi kita tatalikuran. Mahal kita. Mahal din kita, Maki. Kaya pumayag ako sa gusto mo. Ang mabuti pa siguro mabilis ka na para makalabas na tayo dito. Maki, paano kung magbunga ang ginawa natin? At alam mo ba na malapit na kami magkita ng daddy ko? Hindi kita pababayaan. Kahit anong mangyari, magbuntis ka man, pananagutin kita. Mahal na mahal kita, Rosie. Tandaan mo yan. Maki. Shh, tama na. Tama na. Sige na, mag-miss ka na. Para makauwi na tayo. At hindi ka nang gabigin sa pag-uwi. Oo, Maki. Sana tupanin mo ang iyong pangako, ha? Hindi ko kayang tanggapin kung iiwanan mo ko. Sinabi ko naman sa iyo, di ba? Walang magbabago. Pero panatag mong lumbo. Nandito lang ako. Para sa iyo. Change the tendrums. Fallen apart, gone somewhere. I have loved you more than I could. Baby, letting go. Ani, meron sana akong pabor na hihilingin sa'yo. Ha? Ano yun? Bakit? Meron ka bang problema? Oh, pasensya ka na, Ani, ha? Kung hindi ko agad sinabi sa iyo. O, sige na, sabihin mo na sa akin. Kahit naglihim ka, ay alam ko na kung ang hihilingin mo sa akin ay kaya ko. Sige, bibigay ko. Ano bang hihilingin mo sa akin? Alam mo ba ang idinadahilan ko kung ginagabi ako ng pag-uwi at ay gumagawa tayo ng projects at mga requirements para sa nalalapit na pagtatapos natin sa kolehiyo? Ay, okay friend. Matutulungan kita dyan. Ay, pati ako ay magsisinungaling ako sa mami mo. Pero huwag ka sanang gagawa ng masama. Alam mo na ang ibig kong sabihin. At sana huwag ka rin magalit sa akin dahil inilihim ko sa iyo ang pakikipagrelasyon ko. Mabuti naman at inamin mo. Pero alam ko na noon pa dahil nagtaka ako kung bakit hindi mo ako sinasama sa lakad mo. Kaya lihim kitang sinundan. At
Sorry, friend. Hindi na mauulit na maglihim pa ako sa'yo. Alam mo, Rosie, kahit sinabi mo na sana agad, hindi naman kita pagbabawalan. Bibigyan lang kita ng payo. Kung makikipagnubyo ka, dapat may limitasyon. Huwag mong ibigay ang sarili mo hanggat hindi pa kayo kasal. Baka magsisi ka sa bandang huli. Ha? Ani? I'll be with you for the rest of my life. From the bottom of my heart, I will. I'll always be with you. Ma'am Rosie, may kasama ka? Bakit mo siya pinapasok dito? Gusto ko siyang ipakilala kay Mami. Para wala ng problema. At hindi magalit si Mami sa akin. Ay, ganun ba? Pero wala dito ang Mami mo. Meron siyang pinuntahan. At sabi niya, kung umuwi ka raw, ay huwag ka munang lumabas. At may sorpresa daw sa iyo. Talaga naman na hindi ako aalis eh. Dahil hihintayin siya ni Maki. Ikaw ang bahala, Ma'am Rosie. Sana maunawaan ng Mami mo ang pagkikipagnobyo mo. Sabagay, pinagdaanan naman niya yan, kaya alam niya ang damdamin ng isang nagmamahal. Oo, Ate Cora. Mabait naman si Mami. Ayaw niya yung nagtatago. Kaya, mas mabuti na makilala na ni Mami si Maki. Tama ka, Ma'am Rosie. Kailangan talaga para respetuhin ka ng iyong nobyo. At dapat respetuhin din niya kung ano ang desisyon ng Mami mo tungkol sa relasyon ninyo. Ay, sana matanggap ni Mami ang relasyon namin ni Maki. Para naman maging maayos at masaya ang aming pagmamahalang dalawa. O sige, hintayin na ninyo ang Mami mo at maghahanda ako ng merienda ninyo ng iyong nobyo. Kaya dito si Bartolome? Dito daw kami magkikita. Pero nasaan na siya? Totoo kaya napupunta siya dito? Ah, gustong gusto ko na siyang makita. Patricia, ikaw nga ba yan? Bartolome? Bartolome? Salamat, Patricia. Nakita tayo. Ang akala ko, huli na yung pagkikita natin noon nang paghiwalayan tayo ng papa at mama mo. Sana kalimutan na natin ang nangyari noon. Ang importante ay nagkita na tayo at buuin ang ating pamilya. Halika, sumama ka sa bahay. Meron akong sorpresa para sa'yo. Ha? Sorpresa? Ano ba yun? Basta halika na. Para makita mo ang sinasabi kong sorpresa. At siguradong magiging masaya ang ating pamilya. Teka muna. Bibili muna tayo ng iluluto ko para matikman mo uli ang luto ko. Sige. Ikaw ang bahala. Namiss ko na rin ang luto mo. Kaya bilisan mo at mamamalingki pa tayo para makauwi na tayo doon sa bahay. At nandoon yung sinasabi kong sorpresa. Bartolome, siya ang sinasabi kong sorpresa sa iyo. Si Rosie, ang bunga ng ating pagmamahalan. Parang nakita na kita iya. Tama. Hindi ako maaaring magkamali. Ikaw yung tinawag ng kapatid ko nang magtagpo tayo doon sa food chain.
kayo ang daddy ko? Daddy! Ang anak ko. Anak ko, Diyos ko. Hindi ko akalain na nagbunga ang ating ginawa noon. Maligayang-maligaya ako. Ang alam ko, wala akong anak. Hindi pala meron. Ito na ang pinakamaligayang araw sa aking buhay. Bartolome, pwede na tayong pagkasal. Wala nang hadlang sa ating pagmamahalan. Matagal nang namaya pa ang mama at papa. Siguro, maintindihan na nila kung ituloy natin ang ating relasyon. In love with you till the end. But times change, the time dreams falling apart, gone somewhere. Mami, meron pa akong ipapakilala sa inyo. Sana po huwag kayong magagalit ni Daddy, ha? Ha? Ano ang ibig mong sabihin, Iha? Meron na po akong nobyo at inimbita ko siya dito para makilala nyo. At tamang-tama, nandito rin si Daddy. Sige. Gusto ko muna siyang makausap. Nasaan bang sinasabi mong nobyo mo? Nandun po siya sa may hardin. Doon ko po siya pinaghihintay. Ganun ba? Ang mabuti pa ay puntahan natin. Saka natin sabihin sa daddy mo ang tungkol sa kanya. Sige, mami. Halika na doon sa hardin para makilala niyo si Maki. I'm so blessed I have you, 'cause you gave the world to me. You're my inspiration, the perfect one in my life forever. You make my life complete. Bartolome, mayroon sanang gustong ipakilala ang anak natin. Sana ay maunawaan mo siya. Ha? Bakit? Ano bang nangyari? Mayroon bang problema? Walang problema, Bartolome. Kung hindi, meron na palang nobyo ang anak natin. Gusto niyang makilala tayo na magulang niya. Mabuti naman. Para makilatis natin ang lalaking iyon. Para alam natin kung pwede siya para sa ating anak. Nasaan na ba yung sinasabi mo na gusto niya tayong makilala? Nandun sa hardin. Sinundo na siya ni Rosie. Daddy? Mami? Siya po si... Ha? Kuya Bart? Nandito ka rin? Maggie, anong ibig sabihin nito? Kuya, magnobyo kami ni Rosie. Ano? Hindi pwede. Kailangan na putulin ninyo ang inyong relasyon. Si Rosie ipamangkin mo dahil anak ko si Rosie. Ha? Totoo ba yung sinasabi mo, Kuya? Oo, Maggie. Kaya humanap ka na lang ng ibang babaeng mamahalin mo. Huwag na si Rosie, dahil pamangkin mo siya. Hindi. Hindi. Tuluyan na kayang maputol ang relasyon ni Rosie at Maki? Mga kaibigan, huwag ninyong kaliligtaang subaybayan ang pagpapatuloy at huling yugto ng liham kasaysayan na ipinadala ni Rosie dito sa ating dulang. Love and Memories. Mga nagbibigay buhay sa ating dula ay sina Mayra Abrihal Narnola, Susan Malikdem, Robert De Guzman, Yehuda Ismael, Eva
Alcoriza, Jun Cabato, Ami Diaz, at si Oscar Ora. Technical supervision at musika ni Oscar Ora. Nilabatan ng tunog ni Robert D. Guzman. Mula sa panulat at direksyon ni Ami Diaz. Love and Memories. Inihandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radyo, Philippines.